Pangulo, Pangulong Noynoy Aquino. Magandang gabi na ho sa inyong lahat. Yung may silya ho, maupo na muna. Okay. Yung wala hong silya, sasama ko na lang ho kayo nakatayo. Okay. Secretary Maroas, Secretary Junabaya, Secretary Sani Coloma, siyempre, ang kasalukuyan at babalik pa nating Mayor Alfredo Lim. Ito, medyo idol natin na lumalaki tayo, si Lou Veloso, magiging Vice Mayor natin. Hindi ba magaling talaga yung tao na komedyante pero meron pa rin aral na ibinabahagi nung siya'y lumalabas doon sa school bukol. Yeah. Bata pa ako nung palabas yun eh. Ati po mga kinatawan, si Atong Asilo. So sana sabihin kababata ko si Carlo Lopez para lang kung matanda ako sa kanya. Mga 1 year yata. Si Ma'am Naida Angping. Si Trish Munoan David. At isusunod na kinatawan, Faith Maganto. Siyempre ito, matagal ko na rin kakilala si Sandy Ocampo. Kukwento ko ba bakit matagal na tayo magkakilala, Sandy? Yung nagkaroon po ako ng nobya nung araw, pinsan po ni Sandy. Kaya matagal na ho kami magkakilala ni Sandy. Pero huwag na po natin disturbuhin yun. Maayos na po yung pamilya niya. Apat na yata ang anak. Naalala ko lang po. No? Dating kasamahan po natin sa Kongreso, si Rudy Bacani. Kanyang butihing anak. Ating pong mga ginagalang na pinuno ng Maynila, fellow workers in government, honored guests, mga minamahal ko pong kababayan, ulit, magandang gabi po sa inyo lahat. Kanina po, may nabanggit si Mayor Lim, yung matanda. Kanina po, nung pinapakinggan ko yung ating mga ngawit, yung pusong bato, alam ko, sikat na sikat ngayon yan eh. Medyo nadama ko lang ho, parang tumanda ako ng konti. Dahil, alam niyo, meron ako mga staff, tatlo po sila, siguro ang average age, mga 24, 25. Nung kinakanta po yung pusong bato, damang-dama ho nila, lalo na yung pagdating doon sa refrain eh, di ba? Pag nakatagpo ko, sana wag tulad mo, may pusong bato. Yeah? Nag-iumpisa ng ano, di na makatulog, di pa makakain, di ba? Sabi ko, di ba pwede yung verso na lang ni Butchabad? Alam ba niya yung verso nun niya? Yung sa hotdog? Yeah? Di na makatulog. Hindi ko na kakantahin, baka may mamuna na naman eh. Di pa makakain. Tapos may tagyawat sa ilong. Ako, di ba para mas romantic yun? Kasi itong, wag sana ako makatagpo ng tulad mong pusong bato. Tataka kayo, bakit natin inumpisahan sa pusong bato? Dahil sa totoo lang, oh, meron nung siyempre, eleksyon po ngayon, marami nangangako, tulad nga sinabi ni Mayor Lim, marami hong nangangako kung alam natin mapapako. No? At siguro nagmumula yung mga ngako ka, alam mo mapapako, dahil ikaw ay talagang totohanang may pusong bato. Wala ho talagang pagmamahal sa kapwa. Pagmamahal sa sarili nung po nag-uugat yun. Kaya naalala ko lang po lahat yan. Anyway po, dito lamang dito lamang Pebrero nang iproklama natin sa makasaysayang lugar ng Plaza Miranda ang 12th senador ng Team Pinoy upang palakasin ang tuwid na pamamahala at ituloy ang pagbabagong ating pong tinatamasa. Ngayon naman nagtitipon tayo sa bantayog ng dakilang bayaning Andres Bonifacio. Pinakaalala naman po yata. Sa harap na nagkakaisang Manilenyo upang suportahan ang mga pinunong tunay na maglilingkod at naglingkod na sa Maynila. Nagpapasalamat nga po tayo sa walang maliw na pakikiisa ng mga Manilenyo sa ating agenda na malawakang pagbabago. Batid po natin kung wala ang inyong tiwala at suporta at kung hindi natin nilabanan ang status quo, baka hanggang ngayon nagkalat pa rin ang mga proyektong nagiging tulay lamang ng korupsyon at panlamag. Tingnan na nga po natin yung nabanggita kanina ni Mayor Lim na Pasig River Dredging Project. Di nga po ba tuwing uulan halos automatic na kung babahayin ang maraming bahagi ng Maynila, lalo na ang malapit sa pampang ng Pasig. Sabi ng pinalitan ni Mayor Lim, tanggalin ang burak sa ilalim ng ilog para hindi ito madaling umapaw. Umayos ang daloy ng tubig
at maiwasan din ang baha. Maganda po. Ang ganda po sanang pakinggan, di po ba? Parang sulit ang mahigit 5 bilyong pisong inilaan para dito. Ulit po ha, de-dredge natin yung Pasig River, 5 billion pesos ang gagastusin. Pag na-dredge natin yan, maiibsan ang problema ng taga Maynila. Pero alam naman po nyo, hindi pa huyata naiibsan. Sa tulong na naman po, nakabutihing Mayor Lim. Napagalaman po nating may milagro nangyari sa proyekto. Siya po nagpaalala sa atin, may dredging dyan. Ang ikwento niya, kanina pinakita yung litrato ng bata. May bata lumalangoy. Eh, parang mababaw yata yung dapat hinukay na ng metro-metro. So, kinausap niya yung bata, tinawag. Nung sabi niya sa bata, tumayo ka. Nung tumayo yung bata, umabot lang sa dibdib. Eh, baka naman matangkad yung bata. Pinaahon ni Mayor Lim. Nung umahon yung bata, 5 feet. 5 feet, umabot sa dibdib. Hindi po pwedeng metro-metro ang hinukay dyan. Ibig sabihin po nito, no, ang putik na inangkin nilang natanggal na ay sa totohanan po, nandun pa rin. At tayo po ay nagpasiliksik sa DOST, Department of Science and Technology, at sa DPWH. Alamin nga nyo, tunay bang drainage yan? Talaga ba lumalim ang Pasig River? Ano po na-discover nila? Pinakaswerte na raw po natin, 60%, no? 60% lang nung inaangking ginawa ay ginawa. Paano pong ginawang pagsusuri niyan? Baka kala na iba kasi dredging makakalusot pa. Hindi na ho. Meron tayong scientists na nasa gobyerno po. Ang ginawa po nila, nag-sounding para makita ilalim. Tapos chinek na rin yung lupa, yung burak, yung nasa ilalim. Nagalaw ba to o hindi? Alam mo nyo, pag dumadaan ang taon, iba-iba ho yung layer. So nung hinukay yun, nag-sampling, nakita kung ano ang mga layers, kailan ginalaw at kailan hindi ginalaw. So madaling salita nga ho, sa 5 billion pesos, swerte na tayo kung may 3 billion na pumasok sa proyekto niyan. Eh yung 2 billion, at least 2 billion, eh alam na natin, nawala na sa atin. Ngayon, ang butihin nating Mayor Lim, hindi ho pumayag doon. Siya ho nagpakilala sa atin, nagturo itong problemang to. Nakikita niya siguro nung may dredging nung panahon na yun. Sila na rin ho, nagsampan ng kaso at saka sa luhay, nakasampan itong kasong to para mapanagot natin yung mga nagpaasa ng wala at lumustay sa kabanambayan. Hindi ba ganyan ang kailangan natin, leader? Hindi po ba malinaw na mali ang sinagawang pagpaplano ukol dito? O baka naman talaga nagplano ng maigi kung paano tayo pagkakaperahan gamit ang proyekto ito? Ito nga rin po ang kumpanyang gagawa sana ng Laguna Lake Dredging na ipinakansela rin natin ang kontrata dahil sa anomalyang nakita. Baka nakalimutan po natin yan, pagkukunan natin ng tubig para sa NCR, Laguna Lake. So doon po may dredging na naman. No? Dito po sa Pasig River, 5 billion. Doon po, konti ang dagdag, 18.7 billion. Okay. Ano ang gagawin? Huhukay ng burak sa isang parte ng lawa. Saan dadalhin yung hinukay na burak? Dadalhin sa kabilang parte ng lawa. Okay. So ano ang ginawa natin doon? Di ba naglaro lang tayo ng putik? At putik natin yon. Pero magbabayad tayo sa kanila ng 18.7 billion para maglaro sa putik. Eh kanina kinukwento ni Mayor Lim. No, magkano Mayor Roulette ang gastos natin sa ospital? 1.3 billion? O kung 18.7 billion. Hira po nito talaga. Marami yata naingit eh. Pero ulitin natin ha. 18.7 billion. Ay ginagastos sa mga ospital ng Maynila, 6 na ospital ng Maynila, 1.3 billion. No? By halos 18 years yata natin magagamit yung mga ospital kung tama ang pag-google. Tama po ba? Tulad ulit ng ginagawa ni Mayor Lim. Meron pa hong tinuro sa atin yung mga scientists. Sinabi, may survey na kailangan dyan sa Pasig River para maalalim kung gano'ng karaming ang gagawin. Pati ba naman yung survey, dapat roho kasi 10,000 piso kada ektarya para mag-survey. Ang sinigil raw po sa atin ay mahigit 87,000 piso kada ektarya. So pati o doon sa pag-survey ng gagawin, nagatasan na naman tayo. Yan po. At ilang gano'ng karami ektarya yung sinurvey? Konti lang naman, 188 na ektaryang sinurvey na in-Nobel Prize tayo na gano'ng kalaki. Mahal na nga, drawing pa pala ang gagawin nila doon. Ang malaking bahagi ng ipinangakong service, wala po nangyari.
Ulitin ko na po, bigyan lang natin ang tamang kredito kung saan nauuhol. Nanguna po si Mayor Lim sa pagsisiwalat ng ganitong klaseng kalokohan. Talaga naman pong... kapag tweet na daan ang pinag-uusapan, matagal na nating subok nakasangga si Mayor Fred Lim. Makailang beses na pong pinatunayan ni Mayor Lim na nasa panig siya ng taong bayan. 1986 po, siya ay hepe ng Quezon City Police. Inutusan ni Ginoong Marcos na ipagtabuyan ang mga taong nagtitipon sa EDSA. Ito po'y sinuway ni Mayor Lim at hindi sinuway na basta-basta. Ginawa niyang paraan para hindi siya palitan maglagay na magpapatupad ng kung ato saan na paalisin lahat ng taong nagtitipon sa EDSA noong EDSA Revolution. So, ano ba ang pinakita sa atin ni Mayor Lim doon? Nanindigan siya. Sino ba pinagsisilbihan ko? Yung taong matagal nang nasa Malacanang o yung taong bayan? At namili siya sa taong bayan. Hindi niya pwedeng makuha na panatilihin yung diktador, pahirapan yung taong kung saan nagmumula lahat ng kapangyarihan. Bakit ko sinabi may paninindigan? Simple lang po yan eh. Kung sakasakaling nagtagumpay sila at naibalik ulit ang martial law o ipinagpatuloy yung martial law, eh di kasama ko si Mayor Lim doon sa isla malapit sa Corregidor. Doon na ho kami ipagtatapon lahat eh ng kalaban ng administrasyon. Subversibo na rin ang taong sa kanya. No. Ilang kudeta dumaan panahon na nanay ko. Siya hepe ng Police Maynila. Nanindigan sila kontra doon sa mga nagkukudeta. Kung hindi ho nasupil yung mga kudeta na yan, baka ngayon ho, martial law pa rin tayo. Nanindigan na naman. Ano ibig sabihin na nanindigan? Eba, mas konti ang armas ng pulis kesa sa kasundaluhan. Yung mga dumating, may tangke pa. Nanindigan sila sa... Nung panahon nag-umpisa huya, nung happy kayo, Mayor Lim, kundi ako nagkakamali, marami silang sasakyan. Pero marami ho doon nangangalawang na pag umapa ka na masyadong madiin doon sa floorboard ng kanilang patrol vehicle, mabubutas, baka lumusot yung paa mo sa karsada. So, kulang-kulang ang gamit, hindi pantay ang laban, pero nanindigan. Demokrasya kontra doon sa agaw ng demokrasya. Yun po ang klase ng lideratong kailangan natin. Naninindigan parate para sa mga mayan. Tapos po na EDSA, tapat na lingkod bayan si Mayor Lim. Lalong-lalo na para sa Maynila. Biro ninyo, ang pinaplano pa lang natin noon, universal healthcare, eh matagal na palang napapatupad dito sa Maynila. 6 na ospital, napakaraming barangay health center, mga klinika, ginawa pa niyang libre ang pagpapagamot ng mga maralita nating kababayan. Ikinuwento na nga po ni Mayor Lim ang detalye ng mga dekalidad at modernong ospital na kanyang ipinagawa para sa mga taga-Maynila. Dagdag pa, sa serbisyong medikal, prosigido rin si Mayor Lim sa pagpapagawa ng mga silideralan at tinitiyak din niyang nakakatamasa ng libreng edukasyon mula elementarya hanggang kuleyo ang mga mahihirap na kabataan. Bukod pa sa libreng pagpapagamot at edukasyon, doble kaya din po si Mayor Lim sa pagsisiguro ng kaligtasan at maginhawang pamumuhay ng mga Manileño. Naglaan na nga po tayo ng 10 bilyong piso kada taon. Ulitin ko po, kada taon para isakatuparan ang programang pabahay para sa ating mga kababayang informal settlers dito po sa Metro Manila. Layunin po, ilayo sila sa mga lugar na malapit sa kapahamakan. Nito rin Pebrero, pinagsinayaan natin ang bagong tayong Centralized Disaster Evacuation Center sa Tondo na malilikasan ng 3,000 nating kababayang naninirahan sa mga peligrosong lugar tulad ng Parola 1 at 2, Smoky Mountain, Isla Puting Buto. Ay, sorry, Bato. Sinakita ko isusunod eh. Happy land na hindi sila happy. Yung Puting Buto, galing pa naman ako dyan. Kaugnay nito, bilang bahagi ng master plan natin para sa epektibong pagkontrol ng baha, isinasaayos na natin ang daluyan ng tubig sa iba't ibang lugar sa Maynila gaya ng sa Tondo, Santa Ana, Santa Ana doon po dati kami nakikita ni Sandy nga pala, Santa Cruz, Santa Mesa, Ermita, Sampaloc at Pandakan. Sa lahat po na nabanggit na proyekto, makakaasa kayong hindi nag-iisa si Mayor Lim sa pagsasakatuparan nito. Sa lahat po ng mga tagumpay na ito, talagang napapaisip tayo.
Sulit po talaga magpa-seminar tayo kay Mayor Lim dahil sa husay niyang mamuno. Kaya nga po, basta't sinabi po ni Mayor Lim, hindi po tayo mag-aatubiling suportan dahil tiwala tayong makakabuti ito sa mas nakakarami. Ito ho, totoo to. Na talagang totoong totoo. Meron tayong LGU magaling, tulad niya. Meron naman tayong LGU Susmar Joseph, bakit ka ba naging happy dito? No. Meron tayong trahedyan dumating, di ba? Yung Bagyong Pablo. Binigyan po ng national government ng geo-hazard map. Lahat ng LGU, ibig sabihin po, at saka nasa website po. Ano ba sinasabi doon? Pag nagtatayo kayo ng bahay, itong lugar na to, safe. Etong lugar na to, hindi safe. Binibigyan ng pagkakataon, sinayasat na ng gobyerno, ligtas dito, hindi ligtas doon. So ako po yung nagtataka, bakit nung dumating yung Bagyong Pablo, bakit merong mga taong tumira, kusan lalabas yung tubig, nakalagay po doon sa mapa. Prone and high risk to flash floods. Bigla ang pagbaha, dito dadaan, nilagay pa nyo sa bukanan. Alam mo nyo, pinaabot sa akin nung hepe, nung probinsyang yon. Natanggap rin lang yung geohazard map. So natural ang tanong, o bakit di nyo ginamit? Sagot sa akin, hindi ho namin naintindihan. Sus, Mar Joseph. Eh, nakasulat to maliwanag eh. Kulay na ganito, prone to flash flood. Kulay na ganyan, prone to landslides. Oh, di ba? Hindi naman ho siguro mahirap ispilingin yun. Pero yun ang ahong punto. Dito sa Manila, palagay ko, wais ating mga kababayan. Kaya nating humusga kung sino ang totoo at sino hindi. Sino ang nagpakita na ng preba at sino ang mga ngako lang. No. Kaya naman po, dahil nga may tiwala ako kay Mayor Lim, no? Ano man po ang hindi niya kakayanin, no? Ako na po mismo ang gagawa ng paraan para isakatuparan ang hindi niya makakaya. Kasangga natin si Mayor Lim sa bawat takbang. Kasangga na tayo ng Maynila sa tuwid na daan. Kaya may kasabihan po, lalo na ng mga Amerikano, don't fix it if it ain't broke. Ano ba yung Tagalog nun? Bakit mo ayusin kung ayos? Bakit mo papalitan kung magaling? Diba? Mahusay na tagapamahala ng Maynila si Mayor Lim. Ngayon nga pong umaarangkada na ang buong bansa, hindi lang po tayo nagpapaunlad na maraming infrastruktura, nagawa pa natin ito sa mas murang halaga at sa mas mabilis na paraan. Wala po tayong sinasabi tungkol sa mga kalaban ni Mayor Lim, pero malinaw naman po. Sa pamumuno ni Mayor Lim sa Maynila, hindi po tayo kailanman nahirapan na makipag-ugnayan sa kanya at nangunguna po siya sa paglilingkod sa ating mga kababayan. Ano man pong oras, basta't nariyan si Mayor Lim, makakaasa tayo sa mabilis na pagtugon sa pangangailangan ng mga Manileño. At sulit na sulit po ang serbisyo at benepisyong nahihatid sa Maynila. Siyempre, kung anong serbisyo ang binuhos ni Mayor Lim sa inyo, dapat naman tumbasan natin ang Vice Mayor na tutulong. May nagsabi nga, hindi ho pwede, puro papogi lang. Kaya naman ang katuwang natin bilang susunod na Vice Mayor ng Manila, walang iba kundi si Lou Veloso. Meron pong mga ilang nakakatanda sa atin na mas kilala siya bilang Mr. Truman. Pero ano ba pinapil niya bilang Mr. Truman? Isang probinsyanong nagsumikap, umasenso at talagang pinag-iingatan ang mga pinaghihirapan niya sa buhay. Marunong pong magbigay ng tamang halaga. Hindi po nalalayo dito ang pinatunayan niya sa Maynila sa loob ng 15 taon bilang konsehal. Hindi siya basta't nakontento sa pagiging isang sikat na aktor sa teatro, pelikula at telebisyon. Sa halip, pinili niyang pagsilbihan at pangalagaan ang mga taga-Maynila. At lahat ng mga nagawa niya mula po naunon ay tinityak niyang lumago at pakinabangan ng mga susunod na Manileño. Iyan po ang wala iba kundi si Lou Veloso.
Narin din po ang iba nating katuwang sa pagsusulong ng ating malawakang pag-asenso. Sila Congressman Asilo, Congressman Carlo Lopez, Congresswoman Naida Angping, Congresswoman Trisha Bonoan, at yung dati ex-future kong kamag-anak, si Sandy Ocampo. Siyempre, si Pate, huwag rin niyong kakalimutan. Lahat po ng nakamit natin ay nagbubukal mula sa tiwala ninyo na mga boss naming Pilipino sa ating agenda na makabuluhang reforma. Tunay pong kayo ang gumawa at patuloy na gumagawa ng pagbabago. Pangarap ko pong dumating ang panahon na kahit wala tayo sa pwesto, sabay-sabay pa rin humahakbang pasulong ang Pilipino tungo sa landas ng tunay na ginhawa at kaunlaran. Sa walang patid na pakikibalikat ng mga Manileño, abot tanaw na natin ang pag-asenso. Abot kamay na ang katuparan ng pangarap ng bawat Pilipino. Alam po nyo, narinig naman po nyo, in-upgrade na tayo ng Fitch Rating Agency. Ano ba yung silbi sa inyo nun? Silbi po nun, bagamat hindi pa tayo ginawang investment grade bago nun, pag umuutang ng bansa natin, binibigyan tayo ng mas magandang interest na babayaran dahil parang halos investment grade na raw tayo. So mas konti utangin natin, mas marami tayong mapapaglanan sa ating pumpondo. Pero ang dagdag pa natin, ano ba ibig sabihin ng Daang Matwid? Pag nagpagawa tayo ng infrastruktura, tulad yung sa Quezon Avenue at saka Arneta Avenue na intersection, doon po ang ginawa nila, 690 million dapat yung proyekto. Nung ibinid out at in-award, naging 430 million na lang. 260 million ang naitipid natin. At pagkatapos po nun, abanti pa yung pagtapos ng proyekto, 100 days. Okay. So, ang punto niyan, kung pondo natin hindi lumaki, mas marami tayong magagawa dahil mas matino ang ating palakad. Pero mas importante po dyan, hindi lang mas matino ang palakad natin, pero talaga lumalaki na po ang ating ekonomiya. Talaga pong dumadami ang oportunidad ng ating bawat kababayan. Dito po sa Maynila, sinasabi nga na lahat sila umaangkin na kanilang roots. Ang tatay ko po lumaki dito po sa halos likuran lang po natin, yung karsadang ngalan ay San Rafael, baka alam po niyo yan. Hanggang nagtatrabaho siya, kasama pa siya ng nanay niya, doon po nakatira ang mga Aquino. Talaga kung noong ako'y lumalaki, ilalabas kami ng tatay ko, pag nagsimba, Santo Domingo sa Quezon City, tanghalian sa Chinatown, manunod na sine sa mga sinehan. Tatanda na po tayo nitong konti, tulad nung Lyric, Odeon, Cinerama. Alam niyo lahat yan, hindi magkakasabay tayo doon. So, madaling salita po, no? Talaga hong, pati na rin noong World War II, may mga kamag-anak kami, dito na rin po napaslang noong liberation po ng Maynila. So talaga napaka-importante po kung paano ang estado ng Maynila, masasabi natin ito na rin ang estado ng buong Pilipinas. Ngayon po, makikiusap ako sa inyo lahat. Meron tayong mga kandidato sa Team Pinoy. Para hindi ko na po isa-isahin ang kanilang katangian, tatandaan na lang po natin. Sino ba ang may paninindigan at sino ba ay wala? Sino ba ang depende sa ihip na hangin at sa nakatingin? At ito po, apat na po ang pinagpilian at napili nga po ang 12 hinaharap namin sa inyo sa Team Pinoy. Kung palagay po nyo, talagang nagbago na ang itsura ng ating bansa. Kung talagang dumadami ang oportunidad sa bawat isa. Kung talagang nagkakaroon na tayo, nasisilahin na natin ang liwanag ng tunay na pagbabago, maawa na makayo sa akin. Noong una tayo nagkakilala, long hair pa ako. Alam naman nyo ang minana natin problema. Para ho tayo nga nagpapasan ng bahay kubo, di ba pag naisip ng bayanihan, sabay-sabay natin buhatin ng bahay kubo, dali natin sa mas ayos na lugar. Tama po ba? Paano kung merong imbis na tumulong sa atin, nakisakay sa loob ng bahay kubo habang lilipat? Kailan tayo aabot kaya sa ating paroroonan? So dito po ako yung nakikiusap sa inyo. Tinulungan nyo ako magkaroon ng LGU na talaga maasaan dito sa Maynila. Baka naman pagdating sa Senado, hindi nyo ilagay yung kakampi natin. Paano nangyari naman sa atin yan? Kada may mungkahing maganda, hindi pwede, kalaban ka namin. 2016 kami nakatutok. So, sino ba ang kakampi natin? Nakilala na nyo iba sa kanila. Kanina pa lang ako. Pisahan natin muna kay Cynthia Villar. Okay. Dalaw na lang sasabihin ko kay Cynthia. Si Cynthia po, asawa ng speaker na kumpisa akong congressman. Si Cynthia ho, totoong kausap. Kung gusto ka, lalabas gusto ka. Kung ayaw ka, lalabas ayaw ka. Hindi ho mambobol ang tao to. Kaya pag sinabi niya,
pag may hana boy, hanep talaga ang buhay. Totoo yun. Cynthia Villar, kailangan po natin. Unahin ko muna yung mga babae. Baka naman ako idalawin ng tatay ko at nanay ko mamaya. Kung hindi natin unahin ng mga kababayan. Si Risa Ontiveros. No? Ano pa ba idadagdag natin dyan? Maganda sa magandang laban. No? Alam mo nyo ito, nag-umpisa ang karir niya pagkatapos sa kuleyo. Pwede naman na natili lang sa TV. Host po siya ng talk show. Di ba? Air condition ko parati. Relax ka doon. Pero kulang yung nagagawa niya doon. Kaya naging street parliamentarian, nakasabay natin sa Kongreso ng dalawang termino, nauna po ako sa kanya. Doon po, hindi pinag-uusapan sino marami ang numero. Doon po, parati niya pinag-uusapan, alin ba tama, alin ba mali. At kay Risa po, wala tayong kaduda-duda. Alam niya ang tama sa mali at karinsadong ipaglalaban yung tama. Risa Ontiveros po. Yung si Jambi, nakita niyo kanina, kasabay ko sa Senado. Si Jambi ho, palangiting tao, tama ho ba? Hintayin lang nyo pag kayo inimbestiga ni Jambi. May mukha ko si Jambi na talagang hindi ka bibiruin pag ikaw ay tiwali. Asahan po nyong talagang ilalaban o lalaban siya para sa atin kontra sa mga tiwali. Jambi Madrigal po, kailangan natin si Senado. Si Coco Pimentel, isa na lang katangian, bakit natin iboboto to? Marami na usan na sabi sa inyo kanina at alam na natin, nabasa natin buhay niya. Tumakbo kami, 207. Ako po pinalad, siya dinaya. 6-year term, ano natira sa kanya? 1 year, 10 months. Pwede siya namili at namili siya doon. Pwede naman siya tumakbo 2010. Kung tumakbo siya 2010, may sympathy vote, palagay ko, nanalo siya 6 na taon siya mupo. Kung interest lang niya, pinaglalaban niya. Pero sabi ni Coco, tenga muna, ang mandato galing sa taong bayan. Ang dinaya, taong bayan. Hindi ko pwedeng dadayain ang taong bayan na nagmalasakit sa akin. Ipaglalaban ko to. Pinaglaban niya, naupo, kaya lang natira sa kanya 1 year and 10 months. Yan po ang paninindigan, yan po ang prinsipyo. Ulitin ko ha, hindi magsasalita to na ako magaling, ako lahat ganyan. Hindi ho. Nagsalita siya, may tama, mali. Mali na dinaya yung taong bayan, tama ipinaglaban niya. Kaya ito po, karapat dapat ibalik natin sa Senado. Si John Magsaysay po, anak ng ating Presidente Ramon Magsaysay, isa sa pinakamahal o pinakaminahal na presidente ng ating pumbansa. Sinasabi lang po ni John, simpleng-simple, galing sa tatay niya, those who have less in life should have more in law. At yun po ay ginawa na niya. Magsasaka, inangkin, natutulungan raw. Anong totoo? Fertilizer scam. Sino nagsiwalat? Si John Magsaysay. Ano ba yung scam? Baka nakalimutan ninyo. Tutulungan natin ang fertilizer, yung mga magsasaka. Ang binigay na fertilizer, pambulaklak. Ang masakit pa noon, mahal. Mahal na maling fertilizer, hindi pa diniliver. Lumabas lang yung pera. Sino nagsiwalat yan? Ating kasamaan, si June Magsaysay. Ulit, may paninindigan, may prinsipyo, binunggo ang dapat bungguin dahil ang boss niya, tulad ng boss ko, kayo po lahat yan. Taong bayan. Nandito ba kayo? Nandito pa nila sila. Nandito pa yun. Wala sir, yan ang sir siya. Yan yung absent. Okay. Si Sunny Angara po, kasama rin natin sa Team Pinoy. Kasama ko rin po yan, lumaban ng impeachment na umabuso yung ating pinalitan. Sinubukan po namin gamitin yung nakasaad sa ating batas. Kongresista siyang bago, pinanindigan po niya yung tama sa mali. Ibig sabihin po nung handa na siyang talagang parusahan ng Malacanang dahil nanindigan siya. Yan po, ulit. Pinakitaan tayo ng pusong para sa inyo. Pinakitaan po tayong dapat karapat dapat natin ilagay. Sunny Angara, talagang agara po ang buhay sa Senado po. Pinsan ko po si Bam Aquino. Alam po nyo, may nagtanong eh. Tinanong ako, may nagtanong raw sa kanya kung pamangking ko raw siya. Sabi niya, ay, hindi po. Ah, baka anak ka. Sabi niya, ay lalo pong hindi. Sabi ko sa kanya, Bam, pahanap mo ngayon nagsabi sa inyan. Magdo-donate ako ng salamin sa kanya. No? Dahil kung pag pinagtabi tayo sa litrato, klaro naman, para magkasing edad tayo. No? Siya po kasi ay 35, ako po ay 53. So pareho kami, may 3 at may 5. Pinagpalit lang ang pwesto, parehong-pareho. Okay. Pero, alam mo nyo, si Bam, hindi ko naman pinapaboto sa inyo dahil pinsan ko siya. Pinsan ko lang po siya, first cousin. Siya po, nagtapos sa Ateneo, kurso po niya, Management Engineering. Yung kurso pong yan, mabigat na kurso yan.
Noong inabot ako, nag-umpisa yung 5-year program, naging 4.5-year program, ngayon yata 4-year program na lang. Pero pag nag-graduate ka lang ng kursong to, pinag-aagawan ka ng mga kumpanya. Pero pinili po niya, no? Siya po kasi hindi lang nag-graduate niyan, nag-graduate pa po yata siya, valedictorian at summa cum laude pa. So madaling salita, pwede ka mamili ano mga kumpanya tatrabuhin mo, lalo kung sarili mo lang ulit ang pinag-i-interest mo. Pero si Bamo nung kinalakihan, hindi ako nakakamali, 8 years old siya nung namatay ang tatay ko, pinatay ang tatay ko. Nakita na niya ulit yung mali at yung tama. At batang-bata pa lang ang edad niya, eh talaga nakiisa na sa amin, pagigising ng sambayanan, hanggang nabalik sa atin ang ating pong demokrasya. At para sa kanya, kulang pa yung nagawa niya nun. Kaya naman siya pumasok sa larangan na tinatawag na microfinance. Merong magandang ideya, kadalasan kababaihan, walang kapital, tinulungan niyang magkakapital, tinulungan niyang magkaroon ng oportunidad para umangat sa kanilang estado sa buhay. Yan po si Bamo Aquino. Palagay ko naman po, hindi ako masisira kung sabihin kung paano na tayo sa 2016, ba ito ho ang magtutuloy ng laban pag tayo po ay pinagretiro na niyo sa 2016. Si Grace po, pag inisip natin, isa sa pinaka-maalala natin dapat parati. Dahil hindi ba, pag nakita natin nakakatanda, maganda umaga po. Pag tayo tinanong ng ating magulang, kumain ka na ba? Hindi pa po. Pero importante ko kay Grace, simple-simple lang. Si Grace po, inatas ako maging happy na MTRCB. Sa MTRCB, talaga ang galing po. Ang galing niya magpalakad, wala tayong naging issue sa panahon ng pamamalakad niya. Hanggang sa kasalukuyan. At sa kasalukuyan po, siya rin na nagrekomenda ng kanyang papalit. Alam naman po natin, pag artist, di ba? Pag artist, medyo may obra maestra, huwag mong pakailamanan ang obra maestra ko. So, pag hindi tama ang pagturing mo sa kanila o pakikipalubilo sa kanila, katakot-takot na away ang mapapala mo. Ganun po kagaling si Grace. Wala pong dagdag na sakit sa ulo sa akin. Nung lapitan niya ako, inaalok po akong tumakbo, senador, anong palagay niyo? Sabi ko, Grace, yung mga Amerikano may kasabihan, kung gusto mo makabawi sa isang tao, ipasok mo sa politika. Eh, wala naman akong galit sa iyo. Pero palagay ko nga, talaga nakita naman na ipinaglaban niya yung pakipaglaban ng daking, si FPJ. Eh talaga wala tayong masasabi na may karapatan na si Grace po, maasahan pa natin na talagang sulit na naging anak ng ating daking dahil talagang yung sanang ginawa ni daking, siya talaga ang magpapagawa. Huwag natin kalimutan po si Grace po. Si Sunny Trillanes, ganoon na rin po. Tumakbo kami 07, nakakulong siya. Nanalo, nakakulong pa rin siya. Nag-i-hearing doon sa piitan. Isang tawag lang niya sa Malacanang, baka napakawala na siya. Bao na po ko, oo na ako sa inyo. Mali na lahat na sinabi ko noong araw. Pero hindi ho, pinanindigan niya. Hindi ho ba yan ang kailangan natin tao? Pag nagbitaw na salita, tinutupad. Nangakong kayo ang paglilikuran at walang iba. Pinanindigan niya, kinulong siya. At nanatili siya nasa kulungan hanggang nagbago na ang aho. No? Yan po, ulit. Hindi ako nahihiyang ilapit sa inyo. Dapat po natin tulungan si Sunny Trillanes. Si Alan Peter Cayetano, kasabay ko po sa Kongreso. Palagay ko nakita na naman po nyo kung lahat ng ginawa namin sa Kongreso, sa mga impeachment, mga investigasyon, hanggang pagtuntong sa Senado. Iba-iba na hong skandalo na awat natin dahil nga ho pinagtulong-tulungan ng mga kapareho nating pananaw na ang boss at taong bayan lang. Sama natin dyan si Alan, kasama rin po natin si Chis Escudero. Si Chis Escudero po, ako po'y magagarantya ko sa inyo, kumpare ko to, kaibigan ko pa, hindi pareho ang pinagmula namin, magkabilang panig kami ng bakod noong araw, lalo na noong Marcelo. Pero nagkakilala kami, talaga nagkakilala kaming pareho ang pananaw na kung saan dapat tumungo ang ating politika at ano ang ibig sabihin ng tunay na paglilingkod bayan. Ginagarantya ko po sa inyo, malaki po ang heart ni Chis para sa atin lahat. Si Loren Legarda, nahirapan po akong magsalita tungkol kay Loren Legarda. Nauna pa siya sa akin kung tutusin sa public service. Alam po nyo, ang pinaglaban niya ang ating kalikasan, ang mga karapatan ng kababaihan, ilang beses na rin po siya naging number one sa Senado. Palagay ko, nakita ninyo ang preba. Kailangan rin po natin ibalik si Loren Legarda. Ako po yung napakahaba na nagsalita. Hingi po ako ng paumanin sa inyo. Salamat po na baka humero kayong teleserye hindi napanood dahil sa akin. Pasensya na kayo. Inaamin ko po, hindi po ako pusong bato, pusong mamon ako. No? Pero kung pwede, makikiusap na rin po ako. No?
okay na nandito tayo. Kanina papunta ako dito, nakita ko marami pa akong tao naglalakad patungo dito sa lugar na to. Punong-puno tayo dito. No. Nakikiusap po ako sa inyo, no. Yung sa halalan, tinatakda natin ang kinabukasan. Responsibilidad doon natin lahat. No. Kung saan pupunta ang ating bansa, kung ano mangyayari sa ating lipunan, at ano ipapamana natin sa salinlahi. Sana po, kung palagay nyo, tama itong tweet na daan, eh wag lang po tayo bumoto. Baka pwede tumulong na rin kayo na iparating ang mensahe doon sa hindi nakadalo dito, na kailangan natin ang bawat isa na dumagundong ang boses ng taong bayan na sulong sa tweet na daan. Magandang gabi po. Maraming salamat sa inyo lahat. Mabuhay ang Pangulo!